What's up guys and welcome back to another video. So for today, kung mapapansin nyo is binibihisan ko nga yung anak ko kasi meron tayong pupuntahan ngayon. So samahan nyo ako. By the way guys, andito nga pala kami ngayon sa Hamamatsushi kasi dito kami magse-celebrate ng Golden Week. So yung pupuntahan nga namin ngayon is yung tinatawag nilang Taco Matsuri or Kite Festival dito sa Japan. So yan nga guys, so punta na nga kami, kasama ko yung mother-in-law ko and hawak-hawak niya yung baby ko. So guys, samahan nyo kami! And ito na nga guys, kung mapapansin nyo is marami na nga tayo nakakasalubong. Actually, papunta rin yan dun sa Matsuri na sinasabi ko sa inyo eh. So, ganyan talaga yung mga ayos nila. So, ito na nga, nakikita nyo ba yan? Yan yung mga saranggolan na pinapalipad nila. And meron mga tent dyan. Tapos, bawat tent dyan is may mga nakalagay na pangalan. Actually, yun yung mga lugar. And yung mga kite na yan, may mga pangalan yan ng lugar nila. And kung mapapansin nyo is napakarami talagang tao. Actually, halos mga Japanese talaga yan eh. Tapos wala talaga ako nakita masyadong Pilipino. And ayan na nga yung tinatawag nilang taco or kite sa atin. So ayan yung pinapalipad nila. Ganyang kalaki yun. Kala nyo lang maliit. Sa sobrang daming ang tao, kung mapapansin nyo yung toilet, is sobrang haba talaga ng pila. Kaya masitiisin mo na lang yung ihi mo kaysa pumila dyan. Oo, ayan na nga yung mga tako na pinapalipad nila. And tinan nyo to guys, ang saya-saya nila. Talagang mag-enjoy ka dito. Hindi lang dahil sa mga lumilipad na saranggola, kundi nakikita mo kasi yung mga tao dito na sobrang saya sa ginagawa nila. At tingnan nyo to, yung anak ko tulog na tulog, sarap ng tulog, naka-electric pan pa. So guys, hindi lang saranggola yung makikita nyo, meron ding mga pagkain. So ayan yung iba't ibang pagkain. Meron mga drinks, mga yakisoba, yung mga ganyan. So, hindi lang mga pagkain. Pwede rin mag-enjoy yung mga bata dito kasi meron silang mga paganyan. Pwede kang mag-drawing. Pero hindi ko alam kung anong tawag dyan, guys. Ha? And meron din silang mga pag-games na ganyan. Hilain mo lang yan. So, kung ano makuha mo yan na yun. Tapos may mga paganyan din siya. So, nagutom na nga yung asawa ko, guys. Kaya bumili na siya ng ganyan. Ichigo banana yung tawag dyan. Ichigo means strawberry. And bumili na rin ako ng shake, fruit shake yung tawag dyan. Pinili ko yung orange and mango. Binigyan ko na rin yung mama namin. Tapos bumili rin kami ng chicken kasi isa rin yan sa mga masarap na pagkain dito sa Matsuri. Tapos ito guys, ito yung famous na 10 yen pan dito sa Japan. So ganyan pala siya niluluto guys. Yan. Ganyan siya niluluto. Tapos bumili na rin ako ng para sa amin. Actually, ako lang pala kasi ako lang yung may gusto. Tapos nilalagyan din siya ng cheese. Diba? Parang ano siya, mozzarella ba tawag doon? Basta yun na yun. Tapos guys, ito na siya. So, ganyan siya guys. So, yan yung 10 yen pa na sikat dito sa Japan. Hindi ko alam kung same yung paggawa niya doon sa Osaka na nakikita ko. Pero, nagulat nga rin ako na meron pala dito sa Matsuri, dito sa Hamamatsu niya. So, ako napapili na rin ako. So, yan guys. Binigay na nga sa asawa ko yung 10 yen pan. So, wakas at nakain na rin kita 10 yen pan. Actually guys, masarap talaga siya. Swear. So, ayan, nagising na nga yung bulinggit namin after ilang oras na natulog. So, ayan, kakain na daw siya. Tapos, after niya kumain, syempre, maglalaro na yan. Actually, enjoy na enjoy talaga siya dito kahit ang daming tao eh. Tapos, tinan nyo guys, yung costume niya, yung mami niya yung bumili niyan eh. So, ayan, no, tinan nyo, naka-costume pa yan. At after nga namin kumain, is pumunta na nga kami dito sa spot kung saan maraming saranggola. At dito na nga kami naglaro and nagpicture-picture. 2 hours later. So, after Matsuri is nagpahinga lang kami saglit. And then, meron na naman kaming panibagong gagawin. So, yan, nakasuot na nga kami. Kagaya ng mga suot ng nasa Matsuri kanina. So, ayan na nga guys, yung mga nakatira dito sa village. And mamaya, mag-iikot kami dito sa village. Tapos ito, nagpa-practice na nga sila para mamaya. Tapos kami naman, doon kami sa bandang likod ng pila po pesta.
ito na nga guys, nanggilibot na kami dito sa village. Actually, first time ko lang maranasan to eh. Nakikita ko lang to dati sa labas ng apartment namin. Tapos ngayon naranasan ko na siya, 'di ba? Hindi ko alam na sobra palang enjoy, sobrang nakakatuwa pala maka-experience ng ganito. So, hindi lang pala kami mag-iikot sa village. Actually, may mga pinupuntahan din kaming bahay. Tapos, every bahay na pinupuntahan namin is inaalay nila yung name ng anak nila para sa susunod na matsuri. Tapos, ilalagay yung name ng anak nila dun sa saranggola. Tapos, para ipagdasal daw. Tapos, nagbabayad sila ng mga 50 to 100 lapad. So, hindi ko sure guys eh. Pero, dito na magtatapos yung video ko. So, thank you for watching and sana nagustuhan niyo yung video ko. Bye!